Hi guys, welcome to my blog. Yan, ngayon guys, gagawa tayo ngayon ng modern closet. Katulad nito. Yan yung sample na ginawa ko. So, gagawin ulit natin yung para makita nyo step by step. Okay, let's start. Una, gagawa muna tayo ng rectangle o rectang. ginawa ko rito 60 by 60. Ayan siya. So, like, offset tayo ng 25mm yung thickness niya. Or 30mm. Tapos, line lang tayo dito. Sa kabila. Then, burayin natin yung loob. Tapos, i-group natin siya. After that, pull natin pataas. Around 2.1 or 2.4. Ginamit ko 2.1. Height ng pinto. Tapos, lagyan na natin siya ng cover sa taas. Ayan, rectang tayo. Then group ulit natin. Thickness niya 25 mm, so 0.25 sa meter. 0.025. Okay. Then copy natin siya para sa shelves. Copy muna natin sa baba. And then copy natin yan para sa shelves sa loob. Make unique lang natin para ma-edit natin yung napagkasya natin yung nasa loob na ano niya, sukat niya. Ayan. Offset lang natin siya ng 20mm. And then, copy ulit natin siya para sa dress rack. Ayan. And then, gawa tayo ng shelves dito. Siguro mga tatlong shelves kasha dito. Ah, drawer, sorry. Ayan. 1, 2, 3. After that, gawa na natin siya ng para sa drawer niya. Yung drawer niya guys, gagawin ko lang muna yung hindi ko na lalagyan ng thickness. Bali yung harap lang. Yung gawa tayo, i-group muna natin siya. And then, gawa tayo dito ng line para sa pinaka-handle niya. Gawa tayo ng arc dito. Yan. Then delete natin. Mirror natin yung ginawa natin para sa kabilang side. Ayan. Delete natin yung sobrang line. Ayan, meron na tayong delete din natin yan. Copy lang natin siya mula sa taas tsaka base point niya sa kabilang side. Ayan, multiply na natin. Gulay natin yung sobra. Ayan, meron na tayong sample na isang closet. Gagawa naman tayo ng copy muna natin siya para makagawa tayo ng apat na ganitong klase. So, group muna natin siya. Then, copy from this point up to that point. And then, ayan, so meron tayong dalawa. Gawin lang natin siyang apat. So, burahin muna natin ulit yan. Copy. Click natin yan. Then, copy. Paste natin dyan. Multiply lang natin ng 3. So, magiging para 4 siya. Ayan guys, so ganyan lang yung gumawa ng closet. And then, mamaya kulayin natin siya. After nyan, gawa na tayo ng pinto niya. Line natin yung sa taas. Mag-line muna tayo dito. Hanggang dyan, para may reference point lang tayo. Tapos, mag-rectang na tayo. Hanggang dito sa, ayan, sakto lang natin dun sa pinaka-ilalim ng shelves. Then, group ulit natin. Push and pull natin siya ng 25mm. Yung thickness ng MDF or kung anong material yung gagamitin niya. Pantay lang natin siya dyan. Then, copy natin yan dito para sa kabilang side. Make unique natin para ma-edit natin at hindi gumalaw yung sa kabilang pinagkopyahan natin. Ayan, sumobra.
push ulit natin to hanggang dito sa line na to. Delete natin yung sobrang line. Copy lang natin to. I mean mirror. Mirror natin yan dito sa center. And then, ayan. No, no lang natin lagi. After that, gawa na tayo nung pinto nung sa malaki. Sa malaking opening. So, pwede tayong mag-rectang or copy na lang natin itong nasa taas. Para hindi na tayo mag-rectang ulit. Copy lang natin yan tapos make unique lang natin siya para ibang entity na siya. No? Double click lang natin yan then push pull hanggang sa baba. Sagad natin siya. Ayan. Kuha tayo ng center dito. Gagawa tayo ng pinaka handle niya. Ayan guys, mag-rectang tayo dyan para sa handle na gagawin natin. Center natin sa line na ginawa natin. And then, push lang natin siya. Push-pull lang natin siya ng mga 30mm. Itong handle guys, hindi siya yung actual na handle na ano. Bali, propose ko lang yan na handle. Para makita lang natin na may handle yung ginawa natin. Depende sa handle na gusto nyong gawin. Ayan. Baba lang natin siya na yan dito. Ayan. Lagyan na natin siya doon. Guys, yun sa installation niya, hindi yan yung ganyan installation niya. Pero papakita ko lang na nakadikit na siya dito sa yung pinakapinto ng closet natin. Ayan. After that, i-group natin siya para madali natin siya ma-rotate. Or ma-stretch ng sabay-sabay. Ayan, okay lang natin. And then, ayan, group natin. After that, gagawin natin siya. Mirror natin to sa kabilang side. Ayan. Copy muna natin pala para yung sa katabi ng pinto. Make unique natin ulit. Para ma-edit natin. I-push lang natin siya or pull natin siya hanggang dun sa line nung sa kabilang pinto sa taas. Ayan, pantay lang natin siya. I-move din natin yung handle niya. Dahil gumalaw yung pinto. Ayan. Ayan, after that, group lang natin siya. Mirror natin. No. Ayan. So guys, meron na tayong pintuan ng ating ginawang closet. After naman yan, pwede na natin siyang i-rotate para makita natin yung pag nakabukas yan, ano bang itsura niya. Rotate lang natin siya ng mga 65 degrees. Ayan, kita nyo na yung load. Pati sa taas, rotate natin around 45 or 40 degrees para makita lang natin kung paano yung itsura niya kapag nakabukas. Gaya nung ginawa ko dito, ayan guys. Ayan, nakita nyo. So, yung sa hanger rod niya, copyin ko na lang yung yung ginawa ko dun sa kabila. So, kulain muna natin siya. Yan yung loob. Yung loob niya guys, sa wood siya. Tapos yung sa mga pinto niya is white lang. Matte lang yung ano niya, yung finish niya, matte white. Maganda yan guys, yun yung mga modern na cabinet. Copy lang natin yan, yung nandito sa loob na ginawa ko. Ayan, copy lang natin yan. Kasi yun yung mga guys, na-download na yan sa 3D warehouse. So, copy lang natin yan dito. Ito yung base point na ginawa ko. Ayan. Ayan guys, sumobra sa taas. Delete lang natin. Ayan, sumobra. Sumobra pa mga tawid sa taas. Delete na natin yan. So, ayan guys.
So ganyan guys yung paggawa ng modern na closet. Ayan siya. Zoom lang natin para makita. So yan na yung ating finished product. So guys, don't forget pa rin to like and subscribe to my channel. And then see you next time. Whoa. Whoa. Whoa.